magsitayo na po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog po namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Mayaman na noon si Abraham. Marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka, at marami na rin siyang natipong ginto at pila. Si Lot na laging kasama ni Abraham ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling sambahayan at mga tauhan. Hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa, sapagkat napakarami na nilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Noon ang mga Kananeo at Perisiyo ay naninirahan pa sa dakong iyon. Kinausap ni Abraham si Lot, "Hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin, sapagkat magkamag-anak tayo. Ang mabuti, maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila." Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang Sor ay sagana sa tubig.
tulad ng halamanan ng Panginoon at ng lupain ng Ehipto. Nooy hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora, kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan. At naghiwalay nga sila ni Abraham. Nanatili si Abraham sa Kanaan samantalang si Lot ay namayan sa mga lungsod sa kapatagang malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito'y napakasama ng mga mamamayan. Namumuhay sila ng laban sa Panginoon. Pagkaalis ni Lot, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay bibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya. Walang makaaagaw niyan sa iyo. Ang iyong mga ina po ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa. Libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iyay ibibigay ko sa iyo." Lumipat nga si Abraham sa Hebron at doon tumira sa tabi ng puno ng roble sa Mamre. Nagtayo siya roon ng dambana para sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Iyong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na aayon sa matuwid, kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, iyong gawang naniniray, hindi niya naiisip. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawin, hindi siya masuhulan. Upang iyong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Magsitayo na po ang lahat. Sabi ni Jesucristo, "Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas,
sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon, paano man po kayo naaabot ng misa natin dito sa Quiapo, tinitipon po natin ang ating mga pithaya at inilalapag sa paanan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Anuman ang ating mga inilalapit sa Kanya, sama-sama po nating hilingin Kanyang dinggin nang naaayon sa Kanyang kalooban. Ang mga pagbasa po natin ngayon ay nag-aanyaya sa ating hangarin ang pinakadakila para sa ating kapwa. Ang mapayapang pamumuhay ng may pakundangan sa pag-iral ng isa't isa, gaya halimbawa ng ipinakita sa atin ni Abraham hinggil kay Lot. Nag-focus po si Abraham sa paghahagilap ng solusyon kaysa matabunan ng problema. Handa siyang pumasok sa isang kompromiso kung ito ang magiging daan sa maluwalhating pakikipamuhay. Ang offer niya, kung gusto ni Lot sa kaliwa, ay di sa kanan siya. Kung gusto ni Lot sa kanan, ay di sa kaliwa siya. Modelo po natin si Abraham sa flexibility at good judgment. Ganon din po ang payo ng mahal na poong Jesus Nazareno na huwag itapon sa babuyan ang perlas o basta na lamang pasukin ang parang maalwan at maluwag na daan. Sa halip ay tahakin ang kumikipot at parang mahirap lampasan. Nangangahulugan po ito na ang pagsagot ng oo para sundan ang kanyang yapak ay pagsagot naman ng hindi sa makasariling pamamaraan. Ang yapak ng Panginoong tinutukoy po natin ay ang landas na tinahak rin ni Abraham, ang daan ng kapayapaan. Buong pag-iingat na sinubukan niyang kumbinsihin si Lot sa isang kasunduan. Kinaibigan niya ang malapit na sana niyang maging kaaway. Modelo rin po natin siya sa pagiging mapagpasensya. Yun pong tipong inaagwantahan ang lahat ng bagay. Ang mahalagang mensahe po sa atin ngayon ay may semblance pa rin ng mahalagang mensaheng narinig na natin noong araw ng Linggo. Huwag kayong matakot. Takot po kasi, o takot po kasi ang ugat ng lahat ng away o gyera. Takot tayo na maungusan, takot tayo na maubusan. Kaya ito po ang pinag-uugatan ng iringan ng away. Importante pong maintindihan natin ang ating sariling takot at ang takot ng iba para makapamuhay po tayo sa kapayapaan.
At sa huli, ang pagsusulong po natin ng kapayapaan ay nakaugat naman sa pag-asa. At ang pag-asa pong ito ay bunga naman ng pananalig natin sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Paano po natin nasabi na ang pag-asa natin sa kapayapaan na gagapi sa karahasan ay nakaugat sa resurrection? Sa muling pagkabuhay po kasi ni Hesukristo, nagapi na po mismong ang kamatayan. At ang paglakad po natin sa kapayapaan ay paghahayag lamang ng katotohanan iyon. Sa madaling sabi, minamahal kong mga kapatid, hindi na po natin kailangang pagtagumpayang muli ito sa sarili nating efforts. Hindi lang po pakiramdam ang pag-asang tinutukoy natin. Desisyon po itong pinipili natin para mabuhay at makapagbigay buhay. Dahil gaya po ng magkamag-anak na Abraham at Lot, we share the same humanity. Maggitgitan man ang ating mga siko, iisang kapwa pa rin po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinangako sa atin ni Kristo na naghahatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Amang nasa langit sa pamamagitan ng may pagtitiwala at pananalig na panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. At sa bawat paglapit at pagpapahayag ng pagtitiwala, ang atin pong itutugon, Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Bilang komunidad, naway iturong natin ang bawat isa ng may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway may sagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga tapat na yumao, naway buhaying muli ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ama naming nasa langit, patuloy mong likhain sa amin ang pusong dalisay upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Pero sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuring po tayo ng mahal na poong Jesus Nazareno na hindi na iba sa Kanya. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang Kanyang Amang atin ding Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi po natin sa isa't isa ang kapayapaang naghahari sa ating kalooban. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. The Christ bring us to everlasting life. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo.
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag
upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hayaan niyo po munang pasalamatan ko si Father Yul Ignacio sa pagkoconcelebrate sa atin ngayong umagang ito. Salamat Father Yul sa patuloy po ninyong pagiging inspirasyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.